like a Hellcat. Sa bayan ng Taal mo, matatagpuan ang isang antigong arko na sumisimbolo na napakayaman sa kasaysayan at kultura ng bayang ito, na magpahanggang ngayon ay kanilang pinapahalagahan. Ngunit, ang tunay na kasaysayan ng Taal ay nagsisimula mismo doon sa paanan ng bulkan. Noong taong 1754 nang sumabog ang bulkan at lumikas ang mga naninirahan doon sa mataas na lugar kung saan matatagpuan ang bayan ng Taal. Sa isang sulok ng bayan mo matatagpuan ang isang antigong balon na halos 400 taon nang binibisita ng mga deboto. Nilagyan nila ito ng magandang arko bilang palatandaan ng mga Kastila sa lugar ng aparisyon ng Birhen ng Kaysasay noong 1611. Nakatayo naman ang Basilica de San Martin of Tours sa harapan ng munisipyo sa itaas ng isang burol. Ito ang pinakamalaking simbahang Katoliko sa Asia na itinayo noong 1575. Pero nagiba ito sa isang lindol noong 1849. At muling itinayo noong 1856 na magpahanggang ngayon isang naging saksi sa mahaba at makulay na kasaysayan ng bayan ng Taal. Ang bulkang Taal naman ay mayroong taas na 984 na mga talampakan o 300 metro na naglalaman ng isang maliit na bunganga o tinatawag na crater. At ang bulkang Taal ay sumabog ng 25 ulit na nagmula noong taong 1754 at kamakailan lamang ay sumabog ulit ito noong Enero 12 taong 2020 na kasalukuyang nangyayari hanggang ngayon. Ito din ay ginawang pangalawang aktibong bulkan sa Pilipinas. Ito rin ay isa sa pinakamagandang aktibong bulkan saan man sa mundo na makikita sa pulo ng Luzon sa Pilipinas. Ang bulkang Taal ay higit na kakaiba sa kadahilanang mayroon itong sariling lawa sa gitna na tinatawag na Crater Lake. Ang bulkang Taal, isa sa nagtatanging lokasyon ng mga turista sa buong mundo.